Kaya ngayon, pagkatapos natin pagtawig dito ay papauwi na tayo. Pabalik na ulit tayo sa barko natin. And yan na yung bangka na nasakyan natin. Yan, ngayon nandito tayo sa Bay de Long. Yan, ang crew on board natin ay 18. Ito yung sasakyan natin dahil nandito tayo ngayon, anchoring tayo ngayon. Ito yung sasakyan natin na bangka. Yan, ito yung bangka na sasakyan natin dahil yung bangka natin doon na galing sa barko ay ito yung inarkila natin ngayon. Yan. Itong bangka na inarkila natin ay ito yung itsura ng loob. Andi dito lahat ng mga crew. Hello, bonjour, bonjour. Yung boat natin sa barko ay hindi binaba. Kaya inarkila natin tong maliit na bangka na to dahil itong maliit na bangka na to ay taga nasa Vietnam pa rin tayo, tapos itong gilid na to ay ito yung bridge nila. Yan, bali dalawa yung balit na bangka na inarkila natin para sa pasahero tsaka para sa mga crew. Bali pa inuulit yan dito, ngayon papalis na tayo, tapos iyan naman ngayon ang maghihintay ng pangalastos. Yan, buwabiyahin na tayo ngayon, ito na yung barko natin. Tapos ito yung kinakwento ko na pagka halimbawang anchoring ay ito ang ginagamit natin boat. Pero hindi na binabayan dahil inarkila na yung ganitong klaseng boat dito sa lugar ng Vietnam. Bali dalawang piraso yan, pabalik-balik yan dito na bumabiyahe. At ito yung isang boat na bumabiyahe ngayon na papunta naman dun sa lugar ng city natin. Yan. Ito na yung pupuntahan natin. Tapos ito ngayon ang lugar ng parte ng Vietnam. Ayan. Tapos ito yung bridge na pinagtungtong nila yan para konektado dito sa kabilang area na yan. Kasi ito na yung barko natin. Ayan, ito na yung nasakyan natin na maliit na bangka. Tapos ang date na ngayon ay December 13. Dito tayo sa Vietnam pa rin sa Halong Bay. Ayan. Ito yung lugar ng Halong Bay. Yan, inuumpisa na natin gumala dito sa kahabaan ng kalye na to. Tapos dito naman sa gilid, ito ang nakasulat. Yan, Choi Huang Gia Amusement Park. Tapos dito tayo pupunta, ito yung gate na papasukin natin. Yan, dito sa gilid-gilid ay puro mga restaurant. Yan, tapos dito naman banda, merong may malalaking bukari ito. Ayan, ito ang pangalan niyang butik na yan, o restaurant na yan. Ang date na ngayon ay December 14, 2010. Nandito pa rin tayo sa lugar ng Vietnam, dito sa Haiphong. Ang crew on board natin ay... Kaya pagka lumalabas tayo sa lugar ng Vietnam, ay kailangan natin itong ipakitang shore pass. Yan, dito sa lugar ng Haiphong. Dito sa loob ng pier ay meron kang makikita ang ganitong klaseng monumento. May babae tsaka lalaki dyan na nandiyan dyan sa lugar ng monumento na yan. Tapos dito naman ay noong 1946 pa. Yan. Tapos dito sa gilid ay noong World War pa yan. Dito sa lugar ng Hype. Ito naman ang Seaman's Club natin dito sa lugar ng Vietnam, dito sa Haiphong. Meron silang sariling Seaman's Club dito sa loob ng talyer. Yan. Loob ng Seaman's Club ay ito yung makikita mo. Ito yung mga souvenir. Yan. Ito yung isa sa mga kaibigan natin. Indonesian yan. Yan. Dito sa lugar ng Vietnam ay ganitong klaseng cellphone ang mabibili mo rito na mura lang. Mura lang. Mura lang. Mura lang. 500. Andi dito na tayo ngayon sa lugar ng city. Tapos dito naman ay merong kakaibang ano na ginawa nila. Ayan. Yan yung isa sa mga dragon dito na pagka halimbawang walang pasok ay nandito lahat ng mga kabataan, ng mga estudyante para dito maglaro. Yung mga ibang mga elementary. Yan, dito sila nagpapalipas ng ilang oras dito sa malaking dragon na yan. Yan, dito sa Vietnam ay ganitong klaseng uso. Yung mga ganyang klaseng sasakyan na parang bike. Pero ang pagka-itsura niya ay nasa unahan yung mga pasahero na nakaupo dyan sa itsura na yan. Yan. Ganyang klaseng bike. Yan ngayon, bali papasyal tayo. Ito yung isa sa mga kaibigan natin. Papasyal tayo sa lugar na sila. Hello my friend. Yan ang kaibigan natin. Okay? Ito na yung lugar ng city nila rito. Pero huminto muna tayo rito banda dahil
Bali, maglalagay muna ng gasolina yung motor natin. Dito muna tayo sa gasoline station ngayon para maglagay ng gasolina. Tapos dito naman sa gawin nito ay ito naman ang pinakamataas nila rito. Yan taong yan ay yan ang pinakamataas sa lugar ng Vietnam. Yan. Tapos banda rito naman ay puro mga bulaklak ng patay. Yan bumibili. Kaya tapos dito naman ay may malaking ribulto. Yan ang... Ngayon, lumilibot na tayo rito ngayon sa lugar ng city. Ayan, napakaraming mga motor. Ayan, ngayon nandito ako sa internet dito sa lugar ng Vietnam. Kausap ko ngayon yung kapatid ko. Ayan, kinakausap ko ngayon. Ha? Ako, hindi mo marinig ngayon? Kaya lang din niya ako naririnig. Yan. Yan yung kapatid ko. Nasa, ano na ngayon yan? Nasa Singapore. Ako, nasa lugar ako ngayon na Vietnam. Yan. Bali, kinakausap ko siya ngayon. Nag-internet ako ngayon para makausap ko yung ate ko. Ha? Online siya ngayon? Si Belle? Ha? Yan. Bali, nandito ako sa lugar ng Vietnam. Tapos, ito naman yung kapatid ko, kasama yung inaalagaan niya. Yan. Ito yung baby niya ngayon. Yan. Yan sila. Ang ate ko nandiyan dyan sa lugar ng Singapore. Tapos ako naman nasa Vietnam. Dahil nakarating na ako sa lugar ng Singapore. Pero babalik kami dun sa, ano na, sa January na 2011. Pero yun naman ang pag-uwi ko. Dun ako uuwi. Yan, ito yung lugar ng Haiphong. Ito yung city ng Haiphong dito sa lugar ng Vietnam. Tapos papasukin natin tong plaza na yan. Yan. Alamin natin dito kung ano yung meron dito sa loob. Dito sa loob ay parang piyestahan din dahil araw na ng December ngayon, malapit na ang Pasko. Kaya naghahanda na sila. Pinaghahanda na nila yung parang peryahan na tulad sa Pilipinas na merong mga ganitong klaseng rides. Yan. Dito sa mga Vietnamese ay inuumpisa na nila yung mga ganitong mga klaseng mga roller coaster. Tapos dito naman sa kabila ay meron ng mga taga Vietnamese na nag-ice skating dyan. Yan. Skating. Yan, nag-skating sila dyan sa mga lugar na yan. Yan. Tapos dito naman banda ay yung mga kabataan naman dito ay ito naman yung mga sinasakyan nila rito, yung mga ganitong klaseng mga sasakyan. Pagka halimbawa meron kang anak na maliit na 4 years old o mahigit ay ito naman ang mga sinasakyan nila. Yan. Tapos dito naman sa gilid ay maraming mga kabataan na naglalaro dito sa mga baan na yan, sa mga lugar-lugar na yan. Yan. Nag-skating sila. Tapos dito naman ay meron naman ditong octopus na mga rice. Yan. Tapos bukod doon, dito naman ay marami kang pwedeng mapaglibangan dito. Tulad nito, may mga kabataan dito na nag-table tennis. Yan. Pagka wala kang ginagawa dito sa lugar ng Haiphong dito sa Vietnam ay yung mga kabataan dito ay pwedeng pumasok dito sa loob para ma-enjoy nila yung buhay nila. Dito sila pupunta para malibang sila sa lugar ng plaza na to. Yan, yan sila. Yan, dito sa plaza ay napakaraming mga rides na pwede mong masakyan dito. Tulad nito ay mayroong mga Ferris wheel. Tapos dun naman banda ay may mga sasakyan dito na mga train. At dito naman ay mga... Alam, basta mga rides na iba't ibang klase na tulad sa mga peryahan sa Pilipinas ay dito sa lugar ng Vietnam ay marami ring mga pwedeng mapaglibangan dito. Kaya lang, araw ng maaraw ngayon, hindi pa gabi kaya hindi pa masyado okay yung operation dito. Pero pagkagabi ay okay gumawi rito dahil marami kang pwedeng mapasyalan dito sa lugar na to. Ayan, dito sa plaza na to ay napakalawak. Kaya pinaghahandaan na nila sa araw ng Christmas. Kaya pinaghahandaan nila itong mga ganitong klaseng mga rides na pwedeng masakyan ng mga iba't ibang klaseng tao rito na nakatira dito sa lugar ng Haiphong City, dito sa lugar ng Vietnam. Ayan. Sa gabi ay okay na yung operation dyan. Bali, marami na mga pupunta rito tao para dito na mag-enjoy sa plaza na to.
Ayan, tapos dito naman ay maraming mga laruan dyan na fish na pinaglalaruan ng bata. Ayan, bali namimingwit sila para makakuha ng ganitong klaseng fish na laruan. Iba't ibang mga klaseng laruan na kinukuha nung binibingwit ng bata dito sa loob ng plaza. Ayan sila. Ayan, malapit na kasi ang Pasko kaya merong mga ganitong klaseng mga decoration dito sa lugar ng Vietnam, dahil dito sa lugar ng Vietnam ay pinaghahandaan din yung mga ganitong klaseng okasyon, dahil ito yung isa sa mga importante sa buwan ng December, yung mga ganitong klaseng okasyon na sineselebrate na pinanganak si Lord Jesus Christ. Ito ang itsura ng plaza nila. Ayan. Tapos dito naman sa gilid ay nag-create sila na itsurang parang dragon dito sa magkabilang gilid na yan. Yan yung isa sa mga decoration nila rito sa loob ng ng plaza na to. Yan, ganyang klaseng decoration. Yan sila. Yan. Pagka halimbawa walang ginagawa yung mga kabataan dito pagkatapos ng pagpasok nila sa eskwelahan, ay tumatambay sila rito na merong mga ganito klaseng sasakyan. Yan, nagbabike sila rito dahil free sila dito magbike. Dahil sa lugar na to ay walang ganong sasakyan, dito sila pwedeng maglibang-libang sa lugar na to, sa lugar ng plaza na to. Yan, maraming mga kabataan dito na dito nagpapalipas ng ng maghapon dito sa loob. Ayan, dito tayo galing kanina, ito yung lugar ng plaza. Pagkahalimbawang dito ka na masyal sa lugar na to, ay pagkahalimbawang nagutom yung mga tao dyan, ay dito naman sila pumupunta para dito sila kumain. Ayan, dahil dito banda, may mga kainan yan dyan, tapos dito naman yung mga nagluluto. Yan yung isa sa mga paborito mo nilang pagkain dito sa lugar na bit. Ayan, meron din silang tindang mga palaka rito. Nandito tayo ngayon sa lugar ng palengke. Bali, nililibot natin do, dahil ito yung mga isa sa mga pinupuntahan ng mga tao rito pagka halimbawa meron silang gustong bilhin, ay dito sila pupunta para ito yung mga pangkain nila sa araw-araw. Ito yung mga kinakain nilang mga isda o mga galing laman dagat, yung mga pagkain na yan. Ito yung mga lamang dagat na nauhuli nila sa gitna ng dagat at dito nila binibenta dito sa palengke. Yan, yung mga ganyang klaseng pagkain ay kinakain din nila yan dito. Yan, dito sa mga gawi rito ay mga iba't ibang mga lamang dagat ang makikita mo rito para ito ang kinakain nila sa araw-araw. Yan, mga ganyang klaseng isda. Kung napapansin nyo ay meron kayong napapansin na mga babae o mga lalaking mga nakasalakot, dahil iyan yung isa sa mga tradisyon nila rito at iyan lang mga isa sa mga ipinakikilala nila kung anong klaseng lahi sila meron dito, dahil iyan yung mga isa sa mga tradisyon nila na ginagawa noon hanggang ngayon na magsuot ng mga ganyang klaseng mga salakot. Dito sa lugar ng Vietnam ay kung napapansin nyo ay hindi nawawala ng mga ganitong klaseng mga sasakyan. Dahil ito talaga yung mga sasakyan ng mga taga-Vietnamese dito, yung mga ganitong klaseng mga motor. Yan. Kaya dito sa kalsada ay hindi mawawala ng mga ganitong klaseng sasakyan, dahil ito yung isa sa mga pinaka-the best na ginagamit nilang sasakyan dito sa lugar ng Vietnam. Pati yung mga buhay na alaga rito na mga hayop ay binibenta rin nila. Kaya halimbawa nandito ka sa palengke ay marami kang makikita ng mga ganyang klaseng mga hayop na binibenta rito sa mga gilid-gilid na yan. Yan yung mga manok at mga bibe at yung mga iba't ibang mga klaseng mga hayop na inaalagaan, at pagka pinunta rito sa palengke ay dito nila Yan, dito naman sa gilid-gilid ay marami kayong mapansin dito na mga sapatero. Yan, dahil isa yan sa mga nila dito, trabaho nila rito ang mga ganitong klaseng mga sapatos na inaayos nila rito sa mga gilid-gilid na yan. Pagkahalimbawang sira yung sapatos mo ay dito mo ipunta at dito nila ayusin yung mga ganyang klaseng mga sapatos, dahil napapakinabangan pa rin kahit luma na yung mga sapatos na gamit mo rito ay napapakinabangan pa rin nila para maayos. Palibot-libot lang tayo rito sa kahabaan ng kalye na to. Ayan, tapos dito naman banda
ay merong kakaibang building dito na ang pangalan ay Tanlich. Yan. Yung ganyang klaseng building na yan ay isa yan sa mga sikat dito na 5-star hotel dahil dito sa lugar ng Vietnam ay napakaraming mga hotel dito dahil napakarami rin mga babae na kung ihalin tulad sa ibang mga bansa na tulad ng mga lugar ng mga Middle East ay napakahigpit ng mga babae ron. Pero dito sa lugar ng Vietnam ay napakaraming babae rito na maluwag ang mga babae rito. Yan. At sa mga gilid-gilid ay makakita ka ng mga ganitong klaseng mga pagkain. Yan. Yan yung isa sa mga merienda na kinakain ng mga taga-Vietnamese dito. Dahil pagkahalimbawang nagutom ka sa kakagala mo rito sa lugar ng Vietnam ay may mga ganitong klaseng mga pagkain na merienda na pwede ka munang tumambay at kumain dito sa gilid-gilid o sa kanto para makalipasan ka na ng gutom.